Hi guys, this is Chopper's Vlog. Today's video, isi-setup natin yung PS4 natin ngayon sa ating TV monitor. Ito yung initial setup para makapag-start na tayo sa paggamit nito. Bali guys, ito yung follow-up video natin nung nakarang unboxing. Let's start. Una, mag-quick review muna tayo. Meron tayo dito ng dalawang controller, USB cable. Ito yung HDMI cable. Headset. Ito yung bala natin. At ito yung AC power cord. Ayan. 3-pit siya, guys. Bali, ito yung binili namin sa handyman, guys. Kailangan natin ng adapter para magamit siya, para may saksak. Ayan guys, umpisa na natin. Etong AC power cord kasama tong adapter niya. Ito yung una nating i-kakabit. Ayan guys. Dito siya kinakabit. Bali, saksakan to sa power natin. Ayan guys. And then ininext naman natin tong HDMI cable. Mapapansin nyo guys, pag sinilip nyo yung PS4, may nakasulat naman. Bali, dyan nyo siya isasaksak. Ito yung cable na isasaksak din sa monitor. Ang next step naman natin, i-coconnect na natin yung HDMI cable natin dito sa likod ng TV monitor natin. Ayan guys, makikita nyo, ayan, dito natin isasaksak yung HDMI natin. HDMI cable. Bali guys, ito lang yung magkoconnect sa PS4 natin dito sa TV monitor natin. And then guys, for online games naman, meron tayo ritong internet connection, meron tayong prepaid wifi. And then, may kasama to eh. May kasama to na hindi kasama sa PS4. Eto, yung LAN niya. May saksakan tayo dito sa, para makakonnect yung PS4 natin sa PLDT. Sa internet natin, kailangan natin ng LAN cable. Etong LAN cable na to, kasama na to sa PLDT, kaya magagamit natin siya. Dito lang siya sinasaksak, guys. Mostly kasi sa games dito sa PS4, may online games. Kaya, dito sinasaksak, guys, yung LAN cable. Ito yung magiging connection natin sa internet para maka-connect si PS4. Mostly guys, sa mga online games or may mga din na download tayo. Next step natin guys, after natin ma-set up lahat ng mga cable cord, after natin ma-open yung TV monitor, kailangan naka-HDMI yung input source natin. Once na naka-HDMI na siya guys, open lang natin yung PS4 natin. Ito yung power niya. Ayan. Click lang natin yan guys. And then guys, after natin ma-open yung PlayStation sa TV monitor, kailangan muna natin din i-set up tong controller. Although, wireless siya guys, pero kailangan muna natin siyang i-connect gamit tong USB cable. Ayan, dito siya sinasaksak guys. Ito rin kasi guys yung nagsisilbing power, parang charger din ng controller natin. Ito yung player 1 guys. Ayan. And then dito rin yung player 2 ata. Basta parang parehas lang din naman sila. Ayan.
once na mai-connect natin yan, guys, automatic din nag-charge din yung controller natin. And then, kumukonnect din siya, guys, eh. And, ayan, guys, sabi sa monitor, i-click lang daw natin to para makapag-start. Para ma-open din yung controller natin. Ito na, guys, yung itsura ng TV monitor natin after natin may open yung PS4. Pero bago yun, guys, punta muna tayo sa controller niya. Wireless naman siya, so pwede na natin siyang i-disconnect kasi na-connect na natin siya. Pwede natin siya i-connect kung i-charge natin yung controller natin kasi nalulobat siya. Ayan, guys. Try natin. Makikita nyo, guys, gumagalaw siya. Gumagana na. Ayan. And then, yung sa taas niya, guys. Ito, guys, yung mga icon. Kailangan nyo muna mag-sign in. Gumawa ng account. Kaya dito, pumapasok yung internet connection natin. Yun nga kanina, yung sinetup natin. Saksakan ng LAN. Doon yung sa internet. And then, ayan, guys, yung notification, friends, communities, upcoming events, messages, party. Ayan, mga icon na yan, guys. Mga ano yan, pang online. Ayan yung account nyo, guys. Online gaming. Ito naman yung power button nya, guys. Kung magla-log out tayo, kung papatayin na natin yung PS4, i-choose lang natin yung power option. Dito rin sa part na to yung patayan niya, guys. Yung ita-turn off natin. Ayan, pipili lang tayo kung i-restart natin, i-enter rest mode, or turn off. Pagpapatayin, turn off PS4 yung i-choose natin. And then, guys, eto, para mapag-start ng games, eto, kung mapapansin nyo, guys, meron na siyang nakasetup na 2K20 na NBA. Nung bumili kasi kami dun sa Data Blitz, yung nag-assist sa amin, sinetup niya na para kung kailangan namin siyang laruin, i-insert na lang yung disk. Pero, guys, etong initial setup na to, initial setup lang, kailangan pa rin natin nung mismong bala ng NBA 2K20. Para makapag-start ng games, guys, kailangan na natin i-insert yung CD ng NBA 2K20. Makikita naman natin sa TV monitor, ayun, kailangan na raw natin i-insert yung disk. Bali, guys, sa pag-i-insert, itatapat nyo lang yung CD dun sa, ayan, dito, guys. Automatic na yan, guys, na parang hihigupin. And then, once na ma-insert natin yung disk, maglo-loading yan, guys. Ayan, guys, nag-load na siya. And then, may mga update kasi si NBA 2K20, guys, na kailangan natin ng internet. So, kung wala ka pang internet, pwede mo naman siyang i-skip. Ayan. Nakalagay naman dun, guys. I-circle nyo lang. Then, okay na yan. Makakapag-start. Ayan. Ayan, guys. As you can see, ready to play na yung games natin. Ayan, pwede tayo mamili. Ganun lang naman kadali mag-setup ng PS4 sa TV monitor, guys. Hindi naman siya ganun nakakalito. Basta alam lang natin i-setup. At kung i-exit naman natin siya, guys. Eto. Dito tayo sa controller, guys. Nakikita nyo tong PS na to. I-click lang natin siya para bumalik siya sa pinaka main menu. Ayan, katulad na ito. Ito yung starting point natin kanina. And then, para kunin naman yung CD, guys.
Kailangan lang natin siya i-click dito, guys. Automatic nang lalabas yan, guys, once na maklik natin. Ayan. And then, kung iti-turn off na natin yung PS4 natin, guys, babalik lang tayo dun sa umpisa. Ayan. Yung sa dulo, yung dulo ng power option. Ayan. Power option, i-choose natin. And then, te-turn off natin si PS4. May reminder lang dito, guys. Kailangan pag tinurn off nyo to, guys, huwag nyo munang itatanggalin yung power cord nyo kasi nagpa-process pa si PlayStation 4 eh. Kumbaga, lahat ng mga save datas nyo, pinaprocess niya pa. So, kailangan yung hintayin nyo muna mawala yung blink. Once na mawala na yung nagbi-blink dyan, guys, pwede nyo nang tanggalin yung cord. Pwede rin kasing maka-damage ng PlayStation kapag binubunot agad natin sa saksakan, guys. Kaya, yun nga, guys. Hintayin lang natin mawala yung blink. Ayan, guys. Tapos na tayo mag-setup. Ganun lang naman kadaling mag-setup ng PlayStation 4 sa TV monitor. Basta, guys, alamin lang natin kung saan ba yung mga saksakan ng mga cord na kasama sa PS4. So, paano, guys? Kung nagustuhan yung video, don't forget to like, comment, and subscribe para sa mga susunod pa nating videos. Hanggang dito na lang. Salamat!